Magandang gabi sa lahat. Kamusta na kayo lahat? I know it's been a while since nung huling vlog natin. Naging busy lang tayo sa work kasi maraming assessment na kailangan paghandaan at ipasa. Kaya naging busy tayo at ngayon lang tayo nakapag-vlog. Ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa AIMS. Kasi may nagsuggest sa akin na mag-discuss naman ako tungkol sa AIMS. So, mga questions na sasagutin natin ngayong gabi about sa AIMS ay, ano ba yung AIMS? May pagkakaiba ba ang AIMS assessment sa AIMS professional examination? Ano yung mga documents o kailangan para sa submission ng sa AIMS? Tapos, ano ba yung klase ng exam na binibigay ng AIMS? So, yun yung aalamin natin ngayong gabi. So, una sa lahat, ano ba yung AIMS? Ang AIMS or yung Australian Institute for Medical Scientists ay isa siyang assessing body na dito sa Australia na nag-a-assess ng mga credential ng mga medical technologies o medical scientists sa iba't ibang parte ng mundo na gusto maging accredited or member or yung gusto mga mag-migrate dito sa Australia. So, assessing body siya. Ang AIMS ay hindi siya nakakadagdag points kung gusto niyo malaman o gusto niyo tanungin. Ang AIMS ay hindi siya nakakadagdag points para sa kung gusto niyo mag-apply for permanent residency pathway. Kasi sa yun nga, kung babalikan natin yung mga previous sa video natin, nabanggit ko doon na kung gusto nyo mag-apply dito ay kailangan nyo maka-accumulate na mataas ng point na mataas na points. So ayun, hindi siya nakakadagdag points, kumbaga prerequisite lang siya para makapag-apply ka. Ayun, so to speak, kailangan siya para makapag-apply ka for kung gusto nyo mag-migrate dito. Ayun. So, second question, magkaiba pa ba yung AIMS assessment sa AIMS professional examination? Sagot dyan, magkaiba po sila. Unang step ay kailangan ng AIMS assessment. So, yun yung una nyo dapat gawin. So, magsasubmit kayo ng mga documents na kailangan sa AIMS assessment. Tapos kapag na-submit nyo na yung mga kailangan nila para ma-assess yung mga documents nyo, ay hintayin nyo yung AIMS result for your assessment na usually tumatagal siya ng 2 months, mga 2 months, mga ganon, or maximum siguro 3 months. Depende siguro sa numbers of applicants na kailangan nila i-assess. So, ayun. Then, for us na Filipino MedTech na nag-aral sa mga university sa Pilipinas, ay na-accredit naman yung ating mga subjects noong college natin. Kaya, ang nagiging category natin dun sa result ng assessment nila ay medical laboratory technician. Yung nga lang, lab tech lang tayo. Pero kung i-advise ka naman nila kasi na mag-exam para maging laboratory scientist ka. So kung gusto mong makapagtrabaho dito as a scientist, so kailangan mo ipasa yung AIMS examination nila. So yung advantage nyon ay kapag mag-a-apply ka ng trabaho dito, so medyo lalawak yung coverage ng pwede mo applyan kung pasado ka sa AIMS kasi scientist ka. So pwede ka mag-apply as scientist, pwede ka mag-apply as medical laboratory technician, pwede ka mag-apply as laboratory assistant, and pwede ka rin minsan mag-apply as phlebotomist kasi ginagawa na naman natin yun. Kumbaga nasa job description naman natin as medtech sa Pilipinas. Doon sa ibang bansa, hindi talaga. Kasi katulad ko nagaling sa Middle East, hindi kami ang nagko-collect ng blood sample sa pasyente. Ang nagko-collect po ng blood sample sa kanila ay either doctor or nurse lang.
So ayun. Kumbaga, dun sa kung gusto niyo mag-apply as phlebotomist, medyo mahirap makapasok kasi minsan humihingi pa sila ng certification o kumbaga kaatibayan kung meron ka talaga experience for phlebotomy. Pero pwede pa rin nating applyan yon. So kumbaga mas malawak talaga yung coverage natin kung gusto natin mag-apply as sa laboratory field dito. Pero kung hindi ka naman nakapasa sa AIMS, so magiging category lang natin ay laboratory tech. So yun lang yung hindi mo pwedeng applyan, yung pagiging scientist, pero yung lab tech, lab assistant, plebo, yun. At saka yung specimen, may tinatawag pa sila dito specimen or pathology collector, yun. Yun, so, ayun nga pala, yung naging trabaho ko kasi dito ay nag-lab assistant muna ako, tapos yun, nag-apply ako sa scientist position. So, yung sa journey ko about sa application sa trabaho, next topic na lang natin. So, doon ko na lang i-narrate sa inyo yung naging yung kwento ko. So, ayun, yung ano ba yung sa tanong naman na ano ba yung mga requirements sa AIMS assessment. So, actually madami siya. Kailangan mo na mga TOR, diploma, certificate of employment kung marami kang pinagtrabahuhan, so kailangan mong humingi lahat sa kanila ng COE. And I think parang mayroong pagbabago yata sa kanila kasi when I took my AIMS examination or nung nagpa-assess ako, that was 2016 pa. Assessment ko 2016, tapos nung nag-exam ako at nakapasa ako 2017. So medyo matagal na. So I think nagkaroon ng mga revision kung ano yung mga documents na kailangan. Pero mga konti lang sigurong pagbabago, pero mostly ganun pa rin yung mga kailangan nila. Ang naging pagbabago yata yung about sa certificate of employment na kailangan nyo, parang ang gusto na nila ngayon ay yung may number of hours, parang ganon. Kasi yung sa amin dati, though hindi siya generic na certificate of employment na nakalagay lang doon ay kung saan ka nagtrabaho, kailan ka nagsistart, and yung end ng service mo, yun lang kasi ang generic format ng COE sa atin eh. So yung hinihingi nila ay about asides from those details na nabanggit ko, ay gusto nila yung detailed na job description natin o kung ano mismo yung ginagawa natin sa lab as a medical scientist or medtech. So yun yung medyo pagkakaiba. So kung meron na kayong mga COE before, so kailangan nyo ulit na humingi ng palibago kasi yun yung requirements nila. Kailangan merong detailed job description. And yun nga na parang narinig ko na yung pagbabago nila na parang meron din, nangangailangan din ng number of hours. Hindi ko alam kung pwedeng wala o pwedeng hindi. Kasi nung time namin, yun lang yung detailed job description. Okay na. Then sa pagkakaalala ko, nagsubmit din ako ng reference letter and reference recommendation letter from my chief tech, parang ganoon. So sinabit ko din yun. Hindi ko maalala kung kailangan siya o nasa list siya ng required documents na kailangan for the AIMS assessment. Hindi ko masyado matandaan, pero yun yung na sinabit ko. Tapos lahat ng documents na isi-send nyo ay kailangan siyang CTC or Certified True Copy. So paano ba yung CTC? Yung ginawa ko before, doon nakalagay rin naman sa AIMS na acceptable yung notarized document o yung mga notary public sa atin, yung
yung magpapanotaryo tayo sa abogado, sa yun nga, yung sa public notary, sa mga public attorney. So yun, pero yun lang ang mahalaga doon, kailangan na naka-indicate per page na certified true copy siya of the original. Ayun. So kasi minsan may mga attorney or yung mga law offices na kunwari ay 3 to 5 pages of documents, parang sa huli lang nakalagay yung stamp nila. So ire-request nyo para hindi masayang yung punta nyo o yung bayad nyo, kailangan per page yun, para kapag na-receive ng IMS or nakita nila yung mga documents nyo ay lahat ng pages ay certified true copy of the original. So ayun, ano pa ba, kailangan syempre ng passport copy, tapos nag-submit din yata ako doon ng ID. Hindi ko matandaan kung passport size or 2x2, pero yung detailed kasi na kung yung list of documents na kailangan nila, nakalagay naman talaga sa website ng AIMS. So kung ano, chat nyo na lang doon. Pero yun nga, ang advice ko lang talaga ay yun, pwede yung notaryo, at kailangan per page ay naka-indicate doon na CTC siya of the original. Yun. Then about sa AIMS examination naman, kung mahirap siya, mahirap lahat ng exam kung hindi ka nag-aral o hindi mo talaga pinaghandaan. So ayun, kailangan mo lang gawin ay mag-aral ka mabuti, tsaka makover mo yung lahat. Kasi kapag na-receive mo na yung AIMS assessment mo, i-advise ka nila na mag-take ng exam. And kapag iyon, in-advise ka na lang na mag-take ng exam, ay ipapadala ka nila ng exam package. So doon nakalagay yung mga example ng or example na question na pwedeng matanong. Kumbaga, do hindi yun mismo, pero yung format, yun yung example. Tapos yung mga pointers to review o yung mga topics na kailangan mong aralin, na doon din nakalagay, at yung mga references o reference books na pwede mong gamitin. Tapos ano ba yung exam type? Essay type siya, so kaya mahirap para sa akin, nahirapan ako. Tapos example ng exam, meron doong definition of terms, meron parang matching type. Yeah, matching type, tapos enumeration and case studies. Pinakamahirap yung case studies kasi kailangan alam mo talaga kung paano mo sasagutin yung tanong. Kasi meron doong for example, may isang question na worth 4 points. So napakahalaga ng 4 points na yon para makapasa ka, lalo na kung naghahabol ka ng score para makapasa ka sa AIMS. So for example ng case study, bibigyan kanila ng isang scenario, like for example dun sa chem na kinolekta yung blood sa gantong sitwasyon, kunwari ay fasting, pero mali yung nakolekta siya sa sodium oxalate tube. So ano yung mga possible causes ng irregularity sa result? So kumbaga yung mga false negatives o false positive na result na pwedeng lumabas dahil sa wrongly collected tube. Yung nakala-indicate naman doon, kunwari ang gusto nilang i-test ay LFT or NRFT, tapos kinalekta siya sa sodium oxalate pero fasting. So ganun yung mga scenario, ganun yung example ng tanong. Tapos yung iba naman, bibigyan kanila ng scenario ulit, tapos meron mga laboratory parameters na doon nakalagay, tapos interpret mo kung ano yung mga possible or differential diagnosis na pwedeng lumabas sa pasyente. Then ang natatandaan kong enumeration, yung sa bakte na ipapa-enumerate sa inyo kung ano yung stain na ginagamit for gram stain. Do yun nga, na
yung crystal violet, grams iodine, ano pa ba, acetic acid, and safranin. So, ayun, tama yun. Pero, gusto nila ipapa, doon na-enumerate yun naman, gusto pa nila mong i-explain kung ano yung specific functions ng four stains na yon. So, kunwari, ano ba yung, alin ba yung primary stain doon, ano yung mordant, ano yung decolorizer. So, yun, i-explain mo rin yun. At kung ano yung magiging result sa gram stain, kung anong kulay ng gram negative or gram positive. Yun. So, ganun yung mga types ng exam nila. Then, sa blood bank nga pala na laging kasama sa tanong nila, bibigyan kanila ng scenario for emergency transfusion. Ito yung mga list of bloods na available sa blood bank fridge. So, ano yung gagamitin mo? For example, 6 units of type AB. Type AB yung pasyente, nangangailangan si patient ng type AB. 6 units ang type AB. So, ito yung list of available ng blood unit. So, ano yung gagamitin mo doon? So, mga ganun yung mga tanong. And then, ano pa ba? Ayun. So, so palagi ko na tackle naman natin yung mga questions, mga possible question na itatanong nyo sa akin. So, yun, sa ngayon, yun na lang po muna ang ating i-discuss, and maraming salamat sa ulit sa inyong pakikinig, at pasensya na, ngayon lang ulit tayo nakapag-share ng mga information na kailangan nyo. So, magandang gabi ulit at